Ma pas de rôle, on doit se foutre. Et le poème en 2C88. IP65 rating, waterproof. Ok, on va s'en aller. Yung manual daylight yung remote ito po yung kasama ng screw. Kasama ng Allen key. Ito po yung pad para sa bracket ng remote. Then, tanggalin ko muna yung bracket. Ito yung remote. Ito yung bracket para sa handlebar. Ito yung sticker na rubber. Peel off nyo lang to. Tapos lagay nyo dito sa likod. Pag ganito po. Ayan. Ganyan. Tapos ito yung nalagay nyo sa handlebar. Meron po itong kasamang zip tie. Zip tie. Ito yung zip tie nyo. Dalawa siya. May extra siya. Nalagay nyo yung zip tie dito. Ganyan. Para umikot siya sa handlebar. Para makabit nyo siya. Ganyan. Okay. Meron siyang kasamang pang seat post. Kung gusto niyo sa seat post siya ilagay. Yung screw nito nandito po. Ito yung screw niya. Ito. Meron dyan. Ito yung Allen key. Seat post mount po. Seat post. Seat post. Then, ito naman po yung isang mount niya. Saddle. Sa saddle rail siya nakalagay. Ang screw naman, meron din po yung screw. Wait. Para may lagay niyo sa rail. Ito po. Ito yung bracket. Ito yung screw. Ito. Screw to sa rail. Ayan. Ito na yung bagong saddle rail mount. Nakabit po yun dito. Ganyan yung itsura niya. Pag nakakabit na siya. Ito naman yung screw. Pang lock. Additional lock. Kasi pag nakakabit siya sa bike, ito lang kasi yung naglalock. Nilagyan nila ng additional tornilyo dito sa ibabaw para mas safe yung taillight. Hindi siya basta maglag. Meron siyang extra. Ayan. Extra. Ayan. Para hindi siya matanggal. Ayan. Meron din po siyang USB para po yan dito sa ating taillight. Yung taillight po kasi natin is rechargeable. Yan po siya. At
Sa remote naman po, hindi po siya rechargeable. Ang gamit po na battery sa remote, 12 volts po na A27. Yung manipis po yun. Yun po yung code ng battery, A27. Yun din yung mga ginagamit sa remote ng mga pangkotse. Yun. Yun lang po yun naman yun. Wala na po. Ito na po tayo sa features ng ating taillight. Ito po yung taillight natin. Ito po yung remote. Ang features nito, meron na po siyang horn. Meron po siyang taillight. At saka anti-tap. At saka yung brake light. Meron siyang brake light. Unahin natin yung ilaw. Sa ilaw po, ito. First mode. Yan. Maganda naman siya, malakas. Tapos, second mode ng taillight. Kita po ba? Third mode na. Yan na po. Flashing. At yung fourth po niyan, yung steady po. Yan. Steady. Pag-press nyo po ulit to, off. Patay po yung taillight. So, yung nabanggit ko kanina, meron siyang braking. Meron siyang brake light. So, yung brake light, gagana po siya kapag naka-on yung taillight. Yan. Yung brakes po, try po natin. Sana gumana. Ayan, brakes po. Try na siya ulit. Ayan. Ayan yung brakes. Kahit saan mode nyo siya ilagay, first mode, ito po yung second, gagana po yung brake light. Basta na-detect niyo yung bisikleta na mag-stop, mag-brake light siya. Napaka-safety. Ito po yung third mode. Try natin ulit yung brake light. Yan, gumana po. Yan. Sa steady mode, yung fourth mode. Try natin ulit. Yan, gumana po siya. Basta na-detect niya nag-stop yung bike, gagana siya. Okay, off na natin siya. Explain ko naman sa inyo yung ito, sa horn. Yung horn po, ito yung tunog. Tatakpan ko siya ng konti at medyo malakas po siya. Maingay. Yan. Try ko po nang hindi masyado nakatakip. Nakas po. Sa katsitenga. Meron po rin siyang tatlong mode. Tatlong klase ng tunog. Yun po yung una. Para mapalitan niyo po yung tunog niyan, takpan ko lang maigi. Kasi maingay po. Hold and press niyo lang po itong bell. Hold and press. Tutunog siya. Yan, napalitan na po natin. Yan po yung second mode. Try ko na hindi nakatakip. Yan, yan po yung bell. Meron pa siyang isa pang mode. Yung tunog. Ganun din po ulit. Long press niyo lang. Press and hold. Yan, nagpalit na po. Ito yung pinakamalakas. Napakasakit sa tenga. Yan po. Minig niyo po. Sakit sa tenga. Ayan, yun po yung functions niya. Tapos meron din po siyang anti-tap. May alarm siya.
Yung ba, pinart nyo yung bike nyo. Press nyo lang yung lock. Antayin nyo, magcha-chime pang isa ulit. Yan. Ibig sabihin po nun, activated na po yung alarm. So, may gumalaw ng inyong bisikleta. First warning po. At may gumalaw ulit, nasage, or talagang in-attempt na kuha ninyong bike nyo. Ito po yung magiging tunog niya. Yun po yung tunog niya. Napakasakit sa tenga. Yun po. Yun lang po yung functions niya. Napakaganda po. Siguro gagawa na lang ako ng video sabay-sabay po ng mga accessories na to pag nakabit na sa bike. Nagawa ako ng video kasabay nung sa XOSS na GPS na remote, na no remote ka computer. Sabay-sabay po ilalagay ko siya sa bike. Tapos gagawa ako ng video na kung paano yung tsura niya pag sa bike. Ganun lang po. Thank you.